Kami yung pitong police na pinag-push up ni former PNP chief Bato de la Rosa. Kami sir yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sa room sa amin. Pa kaming kidnapping. Ni-restrict kami sa campus, sir. Tinanggalan kami kagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Ni-restrict kami doon without wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patuloy kami, sir. Sir Butos? That time sa PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, testigo magpapakulong kay Senator Bato de la Rosa, nagsalita na. Ginulat ang former PNP chief, binala ang makukulong na. Ayon sa nakalap nating impormasyon, ibinulgar na ng dalawang testigong pulis. Umamin pinakulong sila ni PNP chief Bato de la Rosa. Matapos sumunod sa pinag-uutos na sila ang paaaminin. Umaming tinakot, binala ang ipatutumba din ni de la Rosa. Kaya tanong sa mga congressman ng mga testigo sa kanilang aaminin. Makukulong din ba si former PNP chief senator Bato de la Rosa? Tara panoorin natin. Mr. Sunny Reyes, ano pong position nyo? Patrolman. Patrolman po. So, bakit po kayo na-dismiss? Mike po, Mike. Ginasuhan po ako ng Station 11 po. Ano nga pong ikinaso sa inyo? Bali, ang ano po, drugs tsaka baril po, tinalaman po nila akong. Ano po? Drugs po tsaka baril po. At yun ang shoulder ng lahat ng gasa sa kasa niya? Opo. Ang totoo po yun, sir, yung pangyari pong yun, yung meron pong nagpapanggap na police po doon sa huling lamay po ng kapitbahay namin. Ngayon po, tinulungan ko lang po, tinigilan ko po kung totoo po ang police yun. Ngayon, ang nakaharap ko po, hindi po pulang police yun, kaya pinag-tulong-tulungan ng mga kapitbahay namin. Ngayon, nagpatawag po ako ng ng assistant ng police, at dumating po yung PO2 Bungato at saka yung PO1 Luminis. Tinel over ko po sa kanila. At ang sabi sa akin po, sumunod daw po ako sa presinto para mapagsampa ng kaso. Pero pagdating po namin sa presinto sa Police Station 11 ng Quezon City, kami na po ang binaliktad. Kinulong na po kami na napag-alaman po namin na yung taong yun po, asset po ng Police Station 11 ng Dallas Quezon City po. Ang masakit po nga po niyan, pati po yung mga anak ko, dinamay po nila. Apat po kami nakulong na mag-ama. Na sinasabi nila yung acid daw po niyan, binaligtad kami, na hinold up po daw po namin dun sa aming lugar. Ginawan po nila ako ng senaryo. Okay, Okay. So nakulong po kayo nung 2017 po. 2017. Opo. Ha? Case was filed against you. Opo, sino nag-file? Bali yung Station 11 po. Oh, yung police. Opo. Na sinasabi mo na tinaliman po nila ako. Okay. At dinamay pa po yung mga anak ko. Pinakulong din po nila. Magkakasama po kami nakulong ng mga anak ko. Ilan ang anak mo na nakulong with you? Bali, tatlo po. So, apat kayo nakakulong? Opo. Sige na, kinasuhan naman po sila ng robbery hold up po. Tsaka yung kinasuhan sa kanila. And during all this time na nakakulong po kayo, with all these allegations that you have mentioned, lahat ng ginasos nyo sa kaso ay sagot po ninyo? Opo. Sige po. Pero po, na-dismiss mo lang naman po lahat ng pinatong nila sa aking kaso. Administrative? Feldo po ako. Administrative po, dun po ako na-dismiss po. Ah, okay. Alright. So, yung criminal, dismiss? Opo. Yung mga mahirap eh, no? Na mga sitwasyon talaga that nakakaawa yung ating mga police na. For example, sabihin natin na hindi sila talaga involved. Tapos ginawa nila yung kanilang tungkulin. At
nagkaroon ng ganitong polisiya na this was implemented and then it happened. So, wala silang ano, biktima sila. So, wala silang perang pang tanggol sa sarili nila. Naapektuhan siya at ang pamilya niya, karir niya, reputasyon, dignidad. Yun ang nakakalungkot sa nangyari sa atin. But, yun nga. But Mr. Chair, I'm not mistaken, ang naalala ko, sa regional level, meron silang legal officer. But the problem is the numerous cases, hindi kayang i-handle ng legal office ng regional office yung cases ng mga police. I think what is important, I think what we need to do, Mr. Chair, is to augment funding, to augment yung lawyers sa legal office nila to handle cases para matulungan yung mga police. Ang problema ata, wala kayong gantong ano, eh, no? PNP, wala tayong budget for this ganito eh. Wala eh. Kanina tinatanong ko kayo kung merong pondo na ginagamit for this kind of cases that kapag na-file sila, meron ba tayong nire-release? And even giving them legal, ano? Legal manpower? Like we mentioned earlier, sir, the PNP legal assistance extended to PNP personnel facing are those cases that falls under the service connected cases only, sir. But if they will be facing a case that is separate or outside of the official performance of their duty, sir, yeah, they will be the one to shoulder the legal representation, sir. Tama yun. Kasi this one, hindi siya. Kaya nga kanina, sabi natin, categorize eh. Okay. Yung mga 195 na natanggal at 399 na may kaso, i-categorize natin para at least alam natin kung sino yung mga tutulungan talaga. Diba? So submit to us, no? ASAP, para at least alam yung pondo na hilingin natin kay Speaker for that purpose. Kasi ang pangako sa atin ni Speaker that he will be helping yung mga kasong legitimate during operation. And even yung mga na-dismiss will be helping them. But, of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila ng war on drugs as well. Sige, Congressman Karaps, and then we'll be proceeding doon sa dalawang victim pad saka doon sa pamilya. Okay. Well, ano lang po, just a short interjection with regards to the legal no problem in the organization of the PNP. Kasi ganito po, cases filed against police officers in line of duty, dapat police talaga yon. Okay? But, for example, in the case that was mentioned by Reyes, that is not in line of duty. Now, pag wala sang lawyer, doon sa PAO. Diba? Kung wala kang lawyer, doon ka sa PAO. But, still, kung gusto ko lang balikan yung question of the legal problem, no, services in the PNP, ang problema kasi, Mr. Chairman, ganito po yon. We have discussed it several times even in the previous congresses, no? Ang problema kasi, for example, if I am a lawyer, instead of entering the services to the PNP, I'd rather apply for the PAO. Kasi mas malaki pong sahod sa PAO kumpara mo sa police na abogado that will be assigned sa IAS. Yan pong reality. Diba? For example, lawyer ka. Pag pumasok ka sa police with all those requirements and qualification, qualified ka na, you have fulfilled all those requirements. What is your rank? Major, diba? O kapitan? Kapitan, diba? First entry is police captain ka. Now, magkano ang sahod ng police captain? Ngayon, less than 100,000, diba? Oh, less than 100,000. But, if I am a lawyer, I'd rather apply for the PAO than the police. Kasi, mas malaking sahod ng lawyers yung entry sa PAO kaysa sa police. Kaya yun yung isang problema dyan ng talagang sa police. We cannot hire as much as we want lawyers for the police kasi napakababa po ng sahod. Kasi, first entry mo, kapitan ka, or what is the salary of the police captain, yun po yung sahod mo. Yun talagang problema. Now, kaya siguro, you have to, ano, you have to study the local government code, same time yung PNP law, na yung IAS, kung gusto nating suportahan ng todo,
pwede naman yun, but ang salary grade siguro patasin natin para mas maraming abogado na papasok dun sa police, not entering the police service, but dun sa legal ng police, no? Dun sa IAS. Yun yung pong pwedeng maging video, but as of now, kaya yan ang inarap natin dahil kahit lagyan pa yan natin ng maraming malaking punto dyan. Still, the question is the scarcity of lawyers within the police organization. Yun yung problema talaga dyan. And of course, siguro talagang dapat malawagan din tayo dito sa counterpart natin, no, sa Senate. Because in here, sa atin po sa Kongreso, yung House Bill number 6509, pending pa to sa Senate, yung pre-legal assistance to uniformed personnel. We approved this with the Committee on Justice. 2022 pa to, naalala ko na aprobahan na natin to, providing pre-legal assistance to any officer or uniformed personnel of the Armed Forces of the Philippines, the Bureau of Fire, Bureau of Jail, Coast Guard, PNP, na facing any charge before the prosecutor's office. Sana po ma-aproba na sa Senado to. Congressman Charon, please. I was just saying, Mr. Chairman, na yung mga abogadong pumapasok din sa ating government, like sa PNP, hindi po sila nag-litigate. Nandun lang sila as in an advisory or rendering legal opinion. Yun po ang trabaho ng mga lawyer sa government offices. Yung nag-litigate talaga, yung pumupunta sa ano, yung mga abogadong nandyan sa PAO at saka yung private lawyers. Yung mga nasa ano po, nasa government. If I am not mistaken, hindi po sila nag-litigate unless they ask permission from the chief of the office, yeah, na mag-engage in legal practice of the profession. I don't know if that is correct. Please ano reply on that, ano, General Lapardo. Sir, for proper context po, sir. Yung mga PNP lawyers po natin, sir, ay nare-represent po yung mga police natin na kakasuhan. Yan po yung sinasabi po natin na applicable dun sa mga service-connected cases. Just like ang binanggit po, sir, ni Congressman Gomez, sir, na may mga subject ng police operations na nagka-countercharge sa police. Yun po ay nare-represent po ng ating mga PNP lawyers. At marami na po silang cases won in favor po ng mga police nating nakakasuhan, sir. Chair, so it is just clear na kulang talaga ang mga police sa PNP kasi it's not happening in the provinces. Ang daming policemen, when I was still in the private practice, pupunta sa private lawyer. At meron namang IBP na sinasabing yung de officio na nagre-render po tayo ng servisyo na walang bayad. So yun ang ginagawa ng mga abogadong private kasi yung mga police napakarami. Walang nag-a-attend ng mga abogadong tiga PNP na nag-a-attend ng kanilang kaso sa korte or sa fiscal office. So yun po nangyayari sa ground. Hindi ko alam kung may asan yung merong maraming abogado sa PNP. Mr. Chair. Sir, Congressman Goma. I just want to find out if do you already have an approved bill in augmenting yung legal services ng PNP? Yeah, I just mentioned we have already approved Committee on Public Order and also Committee on Justice. House Bill number... Approved on third reading, Mr. Chair? Yeah, okay. Pending in Senate? Yes. Pending in Senate? Pending in the Senate, yeah. Legal assistance for the PNP. Oh, pending kasi diyan nila. Proceed muna tayo doon sa tapusin natin itong si Jason Ibe. Mr. Jason Ibe, ikaw naman, bakit ka na-dismiss? Sir, yung sa amin, sir, kami yung pitong polis na pinag-push up ni former PNP Chief Bato de la Rosa sa Angeles City Police Office, sir. Kami yung... Ba't yung pinag-push up? Ang naging kaso namin, sir, is meron kaming hinuling Koreano sa Friendship Plaza, sir, sa Angeles City Police Station 5. Tapos, sir, naging dahil sumunod kami sa utos ng PNP, ng ano namin, ng COP, pinalaro niya yung dapat sanang ma-file na kaso. Naging robbery extortion, sir, yung
kaso. Ngayon, sir, pumutok sa media dahil nakasabay yun sa kaso ni nung Pilipino-Koreano sa ng krami. Yeah, yeah. If you remember, sir, yung kaso ni Ricky Santa Isabel na yes. Juji yata yung Koreano. Okay, para matakpan, sir, yung dahil naging national news yung sa Korean. Korean na yun na namatay sa krami, sir. Yung kwento nung sa amin, sir, kami, sir, yung pinantakip nila para gawing sensationalize yung kasong simpleng robbery extortion sa yung sa amin. Is ginawa kaming kidnapping. Insist nila, sir, na pinapilit nilang pinafile na kidnapping yung maging kaso namin. Tapos apparently, sir, after second day, sir, nangyari yun, sir. Dinala kami, nirestrict kami sa kampo, sir. Tinanggalan kami kagad ng baril, sir, at saka ng cellphone. Nirestrict kami doon without, wala pa kaming kaso, sir. Tapos nabalitaan na lang namin na may planong patuloy kami, sir. Ng mga taga-Krami at our... Itong kaso nyo, it's not, hindi siya involved yung operation nyo tungkol sa illegal drugs. Hindi, sir. Robbery extortion ng police. Well, anyway, ang pinag-uusapan natin is sa EJK, no? But it's worth understanding also yung case ninyo. No? Kasi sir, yung... These are all your story and your allegation. But of course, we will be asking also the PNP to look into this. Kung talagang... But sino nag-administrative dismiss kayo, right? Yes, sir. Yung criminal case din, sir, dismiss. Ano natin doon, for example, na-dismiss tayo criminally? Sir, yung po kasing nangyari sa amin, sir, kung if I may, sir, tutuloy ko yung... Sige, go ahead. Para malaman lahat, sir. Publicly kasi, sir, na pinaya kami without wala pa kami mga na-file na kaso. Hmm. Tapos, sir, lahat ng kaso, lahat ng gastos, sinolder namin, sir, yung pambayad ng abogado. Where in fact, yung case namin, sir, job-related, work-related po yun. Kaso, walang support sa PNP, sir. Tapos, sino yung kaso sa inyo? Tapos, sir, na-dismiss na yung kasong criminal namin. Matras na yung complainant. Sir, pinakulong pa kami. Yun yung masakit dun, sir. Sino kukulong sa inyo? PNP, sir. Sino gutos? That time, sir, PNP Chief Bato de la Rosa, sir. Merong itong video sa YouTube, sir, na plot na plano kaming patakpan, sir, para matakpan yung kaso sa Karami na binulgar ni asawa ni Ricky Santa Isabel, sir. Na makikita pa yun sa YouTube. Mismo siya nagpa-interview sa Panabas? Sa GMA or sa National TV na itong police na dapat. Kaya kinakasuhan kami ng kidnapping, sir. Muntik na kami ilatag din. Hindi ko alam, sir, kung DDS o ano. Ganun. Pero si yung asawa mismo ni Ricky Santa Isabel, sir, hindi siya pumayag na ganun yung gawin nila sa amin. At with the support of our wives and relatives, sir, binantayan kami sa kampo kanya. Hindi natuloy yung plano, sir. Paano nyo nalaman yung yung sinasabi nyong alleged plan? Paano nyo naman na sir, kasi yung first na dinala kami sa campus, sir, restricted. Tinanggalan kami kagad ng baril tsaka cellphone. Wag daw kami makikipag-communicate sa labas.
Tapos sir, dahil sa akbo doon kami, ano, marami kami kakilala ng polis. Sinabi nila sa amin, wala kami cellphone sir. May isa-isa yung kwarto kami. Sabi nila, may planong patayin kayo, kukunin kayo dyan, sabi niya. Sabi, tawagin niyo yung mga kamag-anak niyo, bantayan kayo sir. Apparently sir, na-verify namin po yun. Sino nagsabi sa iyo ng ganun? Yung mga kasama din namin. Official? Yes sir, mga kadikit na namin. Official. Saan area kayo? Manila City Police Officer. Saan? Manila City Police Officer. Can you mention the name of the officer? Who have... Kung sa executive session sir, kung makakailing kami. Or sa affidavit. Yung mention namin lang. Sige. Siguro mag-affidavit ka. Tapos sir, yung nagpatibay din sa sabi-sabi na yun sa station sir. Sa campus sir. Yung isang asawa ni Ricky Santa Isabel sir. Sino si Ricky Santa Isabel? Yun po yung suspect na police. Krami sir, yung sa AIDG na pumatay doon sa Koreano. Okay. Let's proceed sa next ano si Mr. Richard Agapita. Richard Agapita, can you tell us your ano? Bakit ka na-dismiss? Sir, good morning po. Dagdag lang po doon sa sinabi ni sa kasama ko po ni Mr. Jason Ibe po. Yung yun nga sir, yung na humiliate po kami in public without wala pa pong naka-file na... Kasama mo si Jason? Yes, sir. Magkakasama pito, kayo? Pito po kami, sir, na yung pulis sa Angeles. Na public humiliate po kami and yun nga po, wala pang naka-file na kaso. Okay, thank you so much, Mr. Richard Agapito. Yes, sir. Thank you po. Ito naman ang biktima, no? Kasi we're running out of time. Hanggang 12 lang po tayo. So, itong widow, nung si Miss Floradel Collantes. Sige, ma'am, you have the floor. Good morning po sa lahat. Ako po si Floradel Collantes. Bali, common law wife lang po talaga ako ng namatay ko pong asawang pulis na si Patrol PO1 Jovergen Largesabal. Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. So, naghihintay po kami ng anak ko. Nung time po na yun is 1-year-old pa lang po yung anak ko. And then, hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Then, siguro parang past 12 na po ng tanghali nung may tumawag po sa akin. Investigador po siya. Nakalimutan ko na po yung pangalan. Doon na po sinabi sa akin na yung daw pong nagmamayari nung cellphone na ginamit. Kasi yung pong ginamit na pantawag sa akin is yung cellphone pa rin po nung asawa ko. So, nagtaka po ako bakit po iba na po yung sumagot. Iba na po yung tumawag sa akin. So, doon na po sinabi sa akin na yun nga po. Patay na po yung asawa ko. So, napakasakit po hanggang ngayon, kahit na matagal na po yung nangyari. Pero, ang sa akin lang, sir, may mga natanggap po akong benefits. At big thanks ko po yun sa PNP po dahil kahit papano, hindi po nila kami tinatalikuran. Especially po dun sa mga naging official po ng asawa ko nung time na yun dahil nung time po na wala pa po kami natatanggap, hindi po nila kami pinabayaan kahit papano, tinutulungan po nila kami. Galing na po yun sa sarili nilang pera. Ang sa akin, sir, yung po kasing benefits na para sa anak ko, na-decline po sa NAPOLCOM.
kung pwede po sana. Kahit nung time po na yun na, kasi pandemic, naabutan po yun ng pandemic, nung pinaprocess po yun. So, nung pwede na po akong makaluwas nun, prinasis ko pa po yun, nagpunta po ako ng Makati, Napolcom. Nagmakaawa po ako dun, para lang kahit, sabi ko po, kahit yung sa educational lang po, kung hindi nyo na po maibibigay yung gratuity. Pero, ang ginawa lang po is, pinagsubmit lang po ako ulit nung mga copy po nung requirements. Hanggang sa umabot po na kinailangan ko pa pong kumuha ng attorney ng, na magpa-process po nung... Parang, di ba sir, napakasakit naman po. Napakasakit naman po yun na yung asawa ko po kung iisipin ko, isa po siyang hero eh kung tutuusin. Na kaya niya po kaming iwanan para lang po magsabisyo sa bayan. Tapos pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Para po sa isang katulad ko, lalo na po solo parent po ako ngayon, ang hirap po. Makikita niyo po, dala ko po yung anak ko dito. Kasi mahirap. Kahit po minsan sa trabaho ko, dinadala ko po siya. Tapos, yun lang naman sir. Actually, hindi lang po ako yung widow na ganito yung case. Marami po akong alam, kakilala. Pero, yun nga po, bilang ano na rin po, sana po mabigyan din po ng pansin yung mga cases po namin. Kasi, nawalan na nga po kami. Tapos, marami po talagang hindi napapansin. Okay, thank you so much, sino to? Miss Colliantes. Napolcom, di ba meron siyang 1 year salary, 1 monthly pension, burial expenses, 3 months salary, para sa buhay. Kasi ito yung mga binigay, di ba? But yung sa educational ng mga anak, the chair would like to acknowledge the presence of Vice Chair, Romy Jacob. Rico, please. Yeah, thank you, Mr. Chair. Under our rules po, meron po tayong binibigay na scholarship para po sa mga qualified children of the policemen who passed away in the course of their duty. So, we will look into this po, no? Usually po kasi na-deny kapag hindi na-prove na sila po ay children o yung asawa. Minsan po kasi mga common law, kaya po hindi nagagrantan. But we will give preferential attention to this matter. Kailangan kasi kasal. Yes, hindi kayo nakasal. Sir, nung araw po na yun, kasal po dapat namin, pero hindi po kami nakasal. Pero sir, may anak po kami. Di na nga, yung mga ganun sitwasyon eh, di ba? So, paano naman po yun, di ba? Sir Chair, pwede naman po kapag po-proof po na children naman nila yung ano, we can give the assistance. So, baka lang po, it's a matter of evidentiary submissions lang po. And that's a very reason why we are conducting this hearing, para at least malaman ng mga naging biktima ng mga police, no? Yung mga namatay, yung mga nasugatan, yung mga nagkaroon ng kaso, that this committee will be helping them to have a, kung sakasakali, ng special account, no? Para doon sa budget natin for 2025, masama natin yung mga ganitong klase na napabayaan, no? Sa war on drugs. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwang ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.